namin sa'yo, linggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo na may sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Biyernes tayo ng 14th na linggo ng karaniwang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. Ialay po natin ang misa natin ngayon para sa ating poong Jesus Nazareno. At para sa mga intensyon ninyo, kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nasyon ng Quiapo, ang mga naugnay ng mga iba't ibang grupo through live streaming, through Facebook, live YouTube, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo at manapuspusting na sa iba't ibang paraan. Isama rin natin sa misa natin ngayon ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, para sa lahat ng mga naapektuhan dahil sa bagyo, dudong, para kay Carmencita Balagtas, para kay Isidro Seropia Senior, para kay Helen Manuel, at para kay Arthur Pascua. Mga kapatid, ang lahat po tayo ay tinatawag ng ating Panginoon na tayo ay sumunod sa Kanya. Kaya ng ginawa ng pamilya ni Jacob o Israel na nagpunta sa Ehipto upang simulan nila ang kanilang paglalakbay at paglalakbay panampalataya sa Panginoon. Na pagkatapos no, ng kanilang buhay doon sa Ehipto, sila ay magkaroon ng pag-uusig. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, sinasabi ng ating Panginoon na bahagi ang pag-uusig sa pagsasaksi sa buhay, pananalig at panampalataya sa ating Panginoon. Sa mga sandali na tayo nanghihina, sa panahon ng mga pag-uusig, sa panahon ng mga suliranin at pinagdaanan sa buhay, sa mga sandali na tayo nagkasala at dahil dito tayo ay nangangailangan ng awa ng Panginoon. Kaya dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagnyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo, makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilubmong akuin ang iyong anak ang cross at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa cross at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap na iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat
ng Henesis. Noong mga araw na iyon, lumakad si Israel, dala ang kanyang ari-arian. Pagdating sa Beerseba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain. Jacob, Jacob, nakikinig po ako, tugon niya. Ako ang Diyos ng iyong ama, wika sa kanya. Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon, ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik na muli rito. Nasa pilig mo si Jose pag ikaw ay namatay. Mula sa Beerseba, naglakbay si Jacob. Siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay isinakay ng kanyang mga anak sa mga karitong ipinadala ng Faraon. Dinala rin nila sa Ehipto ang mga hayop at ari-arian nila sa Kanaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. At si Huda ay sinugo ni Israel kay Jose upang siya'y salubungin. Dali-daling ipinaghanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Gosen. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at napaiyak siya sa tuwa. Sinabi naman ni Israel, "Ngayon, handa na akong mamatay pagkat nakita na kitang buhay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan na mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos yaong masunurin. Ang lupang minanay di nababawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mariranasan nila ang magdahog. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mamanahan kan lagi sa lupain. Patkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng puon hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila't kanyang tutulungan laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat sa poon, nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Pagdating ng Espiritu,
Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinaguga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatutuo kayo sa harapan nila at ng mga hintel. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayun din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel ay darating na ang anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa Biyernes na naman tayo at ngayong Biyernes ng 14th na linggo ng karinuwang panahon sa unang taon ng ating liturhiya, atin pong pagnilay-nilayan ang panawagan ng Diyos sa atin na tayo'y tinatawag niya sa kakaiba ng mga sandali sa buhay, gaya ng ginawa niya ni Jacob na naging Israel, na tinawag niya una na pupunta sa lupa na pangako at mula sa lupang pangako pinapunta sa Ehipto, at kasunod niyan mula sa Ehipto dahil sila'y inuusig at pinahirapan doon, ibalik sa lupang pangako. At nakikita naman natin na sa lahat ng mga pagsubok sa buhay at pinagdaanan, nariyan lagi ang Panginoon, sapagkat sinasabi sa ating Salmo 36, nasa Diyos ang kaligtasan sa mga matuwid, sa lahat ng mga sumasang-ayon, tumatalima at nabubuhay ayon sa kanyang kalooban. Kaya po sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 10, Beso 16 hanggang 23, sinasabi ng ating Panginoon na sinusugo o kanya pong pinapadala ang mga lingkod niya, ang kanyang mga apostol, ang kanyang mga alagad, upang sila ay magtuturo tungkol sa paghahari ng Diyos, palayasin ang mga demonyo, at pagalingin ang mga may sakit. Pero
mayroong pag-uusig sa kanila. Kaya dahil sa kanilang pagtuturo ng katotohanan, sila'y uusigin, sila'y pahirapan at dadalhin sa mga sinaguga at gobernador at Sanhedrin at doon ay pahirapan. At hindi lang sila pahirapan ng mga namumuno, pati ang pamilya. Kaya mismo yung magkakapatid, mismo yung mag-ama, mag-ina ay magkakanulo sa kanila sapagkat walang kasiguruhan ang lahat ng mga naitayo na istruktura o balangkas dito sa mundo. Walang kasiguruhan maski ang pamilya kung ang pag-isipan natin, kung ang pagnilay-nilayan natin, kung tayo ay nagpapahayag ng katotohanan. At walang ibang katotohanan liban sa ang Diyos ay dapat maghari sa ating buhay. Kaya po ang ating Ebanghelyo ngayon ni San Mateo Kapitulo 10, versikulo 16 hanggang 23, mayroong tatlong bahagi. Ang unang bahagi mula versikulo 16 hanggang 19 ay ang pagtitiwala dapat sa Panginoon sa panahon ng pagsubok sa buhay. Sa versikulo 20, Kapitulo 10, sapagkat kung sila ay iharap na at sila'y dakpin na at iharap sa Sanhedrin, tutulungan sila ng Espiritu Santo upang magsasalita sa kanila ng totoo at bigyan sila ng lakas. At sa versikulo 21 hanggang 23, sa kabila ng lahat ng mga pagsubok sa buhay, hindi sila pababayaan ng ating Punghesus Nazareno. Darating siya. Itong tinatawag nating pag-uusig ay tinatawag sa mga Hebreo na mordap, kung minsan radap. Sa mga Griego naman, dahil ang atin pong New Testament ay nakasulat sa Koinoko na Griego, ito'y tinatawag na katadioxy. At ito'y yung pagkaroon ng pag-uusig sa lahat ng tao na nagpapahayag tungkol kay Kristo, nagtuturo tungkol sa Ebanghelyo, gumagawa ng mabuti sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayo po sa kabila ng lahat ng buhay natin, na akala natin kapag mananalig tayo sa Panginoon, okay ang lahat. Okay naman talaga. Kailang mayroong mga tao na hindi makatanggap ng katotohanan at dahil tayo na sa panig ng katotohanan, kung ano-anong klaseng pag-uusig ang sa atin. Mayroong direkta na pag-uusig na pahirapan ka, mayroong pag-uusig na tinatawag na swabi dahil ginagamit ang mga apps sa cellphone o dili kaya sa mga palabas sa social media o dili kaya mga tinatawag na co-optation o dili kaya ginagamit kung ano-ano man ang mga istruktura sa kasalukuyang sambayanan upang hindi mahalata na tayo pala ay inuusig. Kapag halimbawa si Kristo ay iportray na na pangtawanan gaya ng ginagawa sa isang palabas, sa ganito mga paraan, akala natin okay lang, pero ito ay klase ng pag-usig. Kaya marami tayong pinagdaanan. Paano naman natin harapin ang lahat ng pagsubok at pinagdaanan sa buhay natin? Una, hindi tayo dapat matakot. Sabi ng ating Panginoon, huwag kayong matakot. Pangalawa, na kailangan natin ang dasal o panalangin na isintro natin ang ating puso sa Panginoon upang puso sa puso manalangin tayo sa ating Panginoon Diyos. Hindi tayo pabayaan ng Diyos sapagkat mahal tayo niya. Pangatlo, na tayo'y magkakaisa sa isang pagkakaisa na kung saan tayong lahat ay solido o nagkabuklod ng matibay dahil sa ating pananampalataya, dahil sa ating pagkakaisa na magtutulungan tayo, kayanin natin ang lahat ng pagsubok sa buhay. At pang-apat, tayo po'y manalangin sa Espiritu Santo sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay siyang magbigay sa atin ng lakas, ay siyang magturo sa atin sapagkat
pinapakita ng Espiritu Santo gaya ng ating mabasa sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 4, Beso 13 at hanggang 31 na kung saan tinutulungan ng Espiritu Santo na magkaroon ng lakas loob ang mga apostol upang magpahayag ng Ebanghelyo. At panglima, kung hindi man kaya talaga natin ang mga pagsubok sa buhay, tinuturo ng ating Panginoon ngayon sa versikulo 23, Kapitulo 10, Ebanghelyo ni San Mateo, na lumikas tayo, pupunta tayo sa ibang lugar, at doon kukuha tayo ng lakas upang ating maharap ang lahat ng pagsubok sa buhay na tayo'y hindi talaga pababayaan ng Diyos. Hindi tayo babayaan ng Diyos sapagkat ikaw at ako ay mahal ng Diyos. Anumang problema mo, anong pinakamatindi na pinagdaanan mo sa buhay, anong napakatindi at napakalakas na pagsubok sa buhay, kayanin natin basta mayroon tayong Diyos at nananalig sa Kanya. Sapagkat, sa sinasabi ko na, hindi tayo pabayaan ng Diyos sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, may tiwala sa paggabay at proteksyon ng Diyos. Halina at lumapit tayo sa Kanya na siyang laging handa sa pagkalingang hindi magmamaliw. At atin pong itutugon, Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging matatag at walang takot na ipahayag ang mensahe ng Diyos sa gitna ng mga pagbatikos, manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga bansa at ang sangkatauhan naway mapalaya sa makasalanang sistema ng opresyon at terorismo, manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga nakararanas ng pagsubok sa kanilang buhay, may asawa, naway makatanggap ng biyaya na magsumikap na mapanatili ang kanilang mga pangako, manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga pinahihirapan ng takot at digalig, naway makatagpo ng kaligtasan sa ating komunidad, manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga namayapa naway umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain sa walang hanggang kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, ikaw ang pinagmula ng buhay. Lupigin mo ang kadiliman ng kasamaan sa aming mga puso at punuin mo kami ng liwanag ng iyong pagpapala. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alak ka tinapay sa tanay ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inangalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Pagpapalat, buhay na dalisay. Manalangin niyo patid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kaprihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, sigaw ang tawad ng mga kasalanan. Maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng cross ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanayin, tunay marapat ni kaya aming pasalamatan yung ipinasyang sa kahoy na cross ang sangkatauhay tubusin ni Jesus sa punong kahoy. Nagkapuwang ang kamatayan sa kahoy na cross. Itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na cross siya'y nadaig at ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng anghel sisiawit ng papuri siyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Banal ka, buong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal, makulob na ito upang para sa aming katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at pagkabuhay ng anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay may pag-asang sila muling mabuhay gaya ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan minapatin kaming lahat na makasalo isang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ni San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Luis Ruiz ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pangitan niyo anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin, galing na utos sa Turing Sus, Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manalangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para nasa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa Kordero. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalan mo kayo sa katawan ni Kristo para sa buhay ng hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y ihahalay, ang lahat ay bibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kaibuti mo sa hirap at dusay, ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kailingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po't nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kaibuti mo sa hirap at dusay, ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat
na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Kinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsasalo-salo sa lahat ng pakikinabang na nakikiusap sa iyo, na mga nasagip ng kahoy na cross na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eukaristiya o Banal na Misa, kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor na Itim na Nasunang Quiapo, kayong minaugnay sa pangitan ng iba't ibang social media platform at cross-posting sa iba't ibang paraan na huwag inyong panalangin ay dinggin ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. So, matulungan po natin ang ating kapwa na nangangailangan at mga mahirap. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Hesus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat na narito. Ating papurit papugay lagi sa Poong Hesus Nazareno. Pabaon sa misang ito. Tayong lahat ay tinatawag ng ating Panginoon na magsasaksi sa Kanya. Anuman ang mga pagsubok sa buhay, hindi tayo dapat matakot at mag-alala. Kapit tayo sa Kanya. Bibigyan tayo ng lakas upang tayo magpahayag ng katotohanan at ng katarungan. Kaya na po ang pasbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno. Niagmas niya ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Sa pamagitan ng binisyon nito na may malalang pako nun sa binyag na ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ng apayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Purihin natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong ginamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Pagandoy pa na kami na, hindi ako nalitang. Alam ko, may base lang. Alam ko, may base lang.